Alam ba, nag-aral ako sa, ano, sa informatics. Nagkataon na, ano, na niloob na rin siguro ng panahon, pagkakataon na mapadaan ako sa lugar na yun, sa school na yun. Then, may hindi kasi ako makitingin sa mga tabi-tabi, yung mga nakapaskil sa unahan ng eskwelahan, tapos yung tumingin sa mga, ano, sa mga pali-paligid, yung mga nakapok na ano, nakapaskil sa, ano, sa bulletin board, yung mga ganun ba. So, pakita ko lang sa inyo. Ito, nagkaroon ako ng ganyan. Dito, nakatapos ako ng training dito. Ang laking bagay nung narutunan ko doon sa school na yan, sa informatics. Pangalawa, yung mga naging classmate ko, saka yung una kasi nag-aral ako na ng computer programming, takot na takot akong mag-exam ng NC4. Kasi yung program, yung mga logic, ay nungungopi lang ako sa klase kung matalino. Kasi yung araw yung matalino, ang galing sa English, tapos ang galing sa program. Then, siyempre, nakatapos din ako, nakapasa ako sa mga requirements, then nakapasa ako ng NC2, ng NC4 ng computer programming. So, yung dapat daw makakuha kami ng NC4 nga, lagi ako NC2 ng NC2. So, talagang hindi ko na kinuha ng NC4 yung programming ko. Ang nakuha ko naman yung informatics. Nung sa informatics naman, medyo 1998 hanggang sa nang 2000. Kasi ito ayan eh, 2011, umabas yung motor, 2011 siya. Yung pinakiralan ko ng 1998, 1999, 2000, 2011, nag-aral ako ng computer hardware servicing. Yan ah. Medyo ano na ako yan, bihasang-bihasa na ako sa mga kutingting ng mga hardware, pag-iisaw ng mga software. Kaya medyo wala na ako masyadong pangamba dyan kahit kumuha ako ng NC4. Nagkataon naman yan, nung kumuha ng hardware, medyo papalitan na siya. I-upgrade na siya as system, computer system servicing. So, phase out na. Nung time na magkukuha ako ng NC2 niyan, ay ano siya, phase out na yung course niyan. Hindi niya rin ako nakapag NC ng computer hardware servicing. So nakapag NC ako, computer system servicing. Sanay na ako dyan. Pero ang nagkamali lang talaga ako, yung aking decision making, hindi ko siya kinuha yung NC4 ng programming NC4. Dapat nag-NC na agad ako. Yung time na yun, may inaasahan kasi akong dapat nakasabay kong mag-NC. Nagkataon naman kasi noon, ay, ganito yung mga ano. Pag kumukuha kasi ako ng NC, kumukuha na agad ako ng tips, mga itatanong-tanong ako sa mga naunang nag-NC. Tapos, anong background nila, ano yung mga papagawa. Kumukuha na agad ako ng mga information. Nung ako'y kumuha ng NC to, ng system servicing, itong araw na to, bukas na yung NC. Doon pa lang yung time na yun, congrats na, bukas na ang NC nyo. Hinahanap ko na yung saan ako purpose to, saan ako magko-computer, saan ako yung pinakamabilis na unit, yung pinakamabilis na computer, yung madali ako mag-reformat, madali ako mag-install. Alam ko na yung gagalawin ko. Kasi may mga NC na yung computer na mapapatapat sa'yo, mabagal, may error, time consuming yun, mga ganun. So, tapos, memoryado ko na yung ipapagawa sa akin. Tapos, kung saan na ba yung loob ko, yung sarili ko, yung confident na ako na pagpasok pa lang talaga, alam ko na talaga. And then, yun yung mga interview pa, medyo alalay din ako kasi baka magkamali ako. Pero yung sa hardware, sa software, tsaka sa networking, bihasa na talaga ako noon. Medyo sa computer system servicing, medyo nahirapan din ako dun sa color coding, yung pagko-connect ng laptop, tapos yung peer-to-peer saan, madali na yon kasi meron yung tawag dito, may mga apat. Hindi ako nakakamali, COC1, COC2, COC3, COC4. Yun lang naman, sincere ko lang na talagang nag-pursue din talaga ako. More in talagang ako pag naglalakad,
tingin ako sa eskwelahan, tingin ako sa mga bulletin, through internet, mag-research ako ng mga kursong saan available, saan yung mas malapit, saan yung magkakaroon ng ano, ng alawan, saan yung mga ganun ba. So dito, kinikwento ko lang ang video, sa konti ito, sa video ito. Sa video to, pwede ka po mag-comment ang masamang comment na mabuti. Yung masamang comment na mabuti, wala pong pinagkaabay yung power point sa mga chat. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Bye! Bakit?